gitna ng tumitinding problema sa basura, dapat na raw itigil ang paggamit ng mga plastic. Ang alternatibong packaging na ginagamit ngayon ng isang grupo, dahon ng saging. Live mula sa Quezon City, may report si Mav Gonzalez. Mav? Maris, may panawagan nga ngayon na gumamit ng mas environment-friendly na packaging ng mga pagkain matapos mag-viral online yung larawan ng mga paninda na inilalagay sa dahon ng saging. Mapapalengke o supermarket, karaniwang sa plastic na kalagay ang mga bilihin. Kaya naman naagaw talaga ang atensyon ng netizens, ang mga gulay kasi ibinibenta na nakabalot sa dahon ng saging. Isang beses nagpost ako ng, sa Facebook, tapos may nag-comment na ang ganda ng ginagawa niyo, ang ganda ng mga gulay niyo, pero sana ba tanggalin niyo yung plastic. Ever since nun, nag-stuck yung comment na yun sa akin and I wanted to find out or look for an alternative, ano, packaging. Maraming nagsasabi na innovative siya or revolutionary. But I try to explain to them na ano lang yan eh, we're going back to basics. October 2018, nagsimulang gumamit ang Uproot Urban Farms ng dahon ng saging na binibili nila sa mga banana farmer. Sa malaking bahagi ng dahon, binabalot ang mga gulay. At yung matigas na bahagi sa gitna ng dahon ang ginagamit pantali. Environment friendly na, mas mura pa ng ilang sentimo ang presyo ng dahon kumpara sa plastic. At mas tatagal pa raw ang buhay ng gulay na binili nyo. Compared dun sa mga store-bought or mga supermarket bought na naka-plastic, ang tendency kasi ng plastic is meron siyang mga water. So na yung, and minsan pag nadidikit yung leaves dun, nasisira yung leaves. Kaya dun meron mga black part. Unlike sa banana leaves na absorb na yung ano, yung moisture content ng halaman. So, nakakatulong siya with yung shelf life. Bukod sa sarili nilang tanim na iba't ibang klase ng lettuce, kumukuha rin sila ng iba pang gulay mula sa nasa 200 local farmers sa Calabarzon area. Mas mura rin ang benta nila kaysa supermarket. Ang lettuce halimbawa, nasa 300 pesos per kilo sa kanila kumpara sa 450 pesos per kilo sa mga supermarket. Hindi na bago sa mga bansa sa Asia ang paggamit ng dahon ng saging bilang lalagyan ng pagkain. Sa Rimping Supermarket sa Thailand, sinimula na rin ang paggamit ng dahon bilang packaging ng kanilang mga paninda. Nakabalot sa dahon ng saging ang lahat ng klase ng gulay at prutas. Para sa environment group na Greenpeace, mas mainam pa rin kung wala na talagang packaging. Pero di hamak na mas maganda raw ang dahon ng saging kaysa sa plastic. One less plastic na iniwasan mo is one less pollution na napoproduce mo. So efforts na mga katulad nito na gumagamit ng biodegradable materials, natural materials like banana leaves, syempre kinokomend natin yan. And it can also help sa small enterprises, sa mga smallholders na yun yung available. However, mas nga ang sinasabi nga natin, tingnan din natin yung long-term na epekto ng ganito. Is it going to be sustainable? Sa Kamuning Market sa Quezon City, lahat ng tindahan gumagamit ng plastic. Sabi ng isang tindera, hindi talaga nila ito maiwasan. Importante ang plastic eh. Oo, kasi po. Kasi po, pag ipasok ng ano yung ganyan, nagagalit yung mga bumibili, nasisira, kaya importante ang plastic. Pero may ilang mamimili rin naman na kusa ng gumagawa ng hakbang para mas maging responsableng consumer. Ang dami-daming banana leaves dito sa Philippines. Why not gayahin dito? Mas maganda to. Una is environmentally friendly. Kasi ako, nagdadala naman ako ng eco bag. Pag nagbigay naman sila ng plastic, wala, ang ginagawa ko na lang, nire-reuse ko na lang siya. Pero kung may ganyan alternative, okay lang, wala namang problem. Kung yun nga lang, yung supply natin na ganito, baka syempre, di ba, kung enough ba. Marie, sabi nga ng grupong Greenpeace, ano, although maganda yung mga initiative na ganito, ang talagang pinupush pa rin nila sa mga consumer ay yung gumamit ng mga reusable material sa kanilang pamimili. Marie? Oo, kasi nakikita natin yung very noble cause nitong paggamit ng mga dahon ng saging, no? Pero halimbawa, nakita natin puro gulay yan sa mga karne, sa mga isda. Uubra ba yung dahon ng saging, ma'am?
Maris, itong dahon ng saging ay ginagamit lang doon sa mga dry goods, sa dry produce kumbaga. Dahil doon nga rin sa Thailand, doon sa supermarkets nila, ginagamit nila ito doon lang sa mga prutas at gulay. Dahil although absorbent itong dahon ng saging, ay hindi nito naman kaya yung moisture content ng mga karne at ng isda, kagaya nga ng sinabi mo. Kaya nga, sinabi na rin ng Greenpeace kanina na they're pushing for yung mga mas reusable, mas practical kumbaga na lalagyan. Halimbawa na lamang, meron akong ilang kakilala na ang ginagawa nila, nagdadala sila ng Tupperware kapag pumupunta sa palengke o di kaya sa supermarket. At doon nila pinapalaga yung binibili nila na karne o di kaya isda dahil reusable ito at syempre hindi magli-leak nga yung kanilang mga pinamili. At ang isang sinasabi nung Greenpeace din ay kung halimbawa na lang na merong ganitong mga options, sana raw maiwasan na yung paglalagay sa plastic sa supermarket pa lamang at bigyan ng option yung mga customer kung paano nila gusto iuwi yung binibili nila, Mariz. Mm-hmm. O tama, maganda yung pagdadala ng sarili mong lalagyan, no? Tsaka yung mga eco bag. Pero kanina, may binanggit yung in-interview mo na i-revolutionize pa nila yan. Nandun ba yung idea na halimbawa itong mga dahon ng saging o iba pang mga klase ng mga organic material ay gamitin, gawin nilang bag para yun ang magamit na lalagyan din ng mga pinamili. Total naman, they're already at it. Baka mas magandang i-push forward pa nila yung kanilang cause. Mab. Yung Uproot Urban Farms kasi na nakita natin na gumagamit nga nitong mga dahon ng saging, Maris, medyo maliit na social enterprise pa lang kasi sila. Kaya hindi pa rin nasa plano nila in the near future yung paggawa ng mga ganyan. Although, ang gusto kasi talaga nila is spark ay yung magkaroon ba ng social awareness, magkaroon ng idea. Hindi lang yung mga kumpanya na gumagamit ng plastic, kundi yung mga regular citizens, yung mga regular na mamimili na meron naman tayo mga mas environment friendly, mas responsable na mga paraan para nga iuwi yung ating mga ipinamimili. In fact, ang sabi nga nila, itong ginagawa nila ay hindi lang para doon sa environment impact. Dahil itong ginagawa nila ay kumukuha rin sila doon sa mga banana farmers, kumukuha sila sa mga local farmers to help also the social ecosystem. Pero yun nga, dahil ito naman ay sinimula nila last year pa lang, ay wala pa namang mga plano na gawing ganyan ka-revolutionary. Although ang gusto nila ay malaman ng mga tao na yung paggamit natin ng plastic, di natin masyado naiisip dahil everyday naman natin ginagawa. Kumbaga, merong mas magandang alternatibo na gawin at yun yung gusto nilang ipaalam, Mariz. And at the end of the day, we should all do our share. Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.